guys, welcome to my channel. So ngayon guys, I wanna share something guys about sa pag-re-renew ng visa with the same employer. That is for the employment. Okay. So nag-recontract ako guys sa amo ko because I'm already becoming 2 years to there. And then now So, nagpunta ako kanina sa consulate, sa immigration pala. Nagpunta ako sa immigration. So, yung first is, yung first step is, kumuha ka ng form, ng contract doon sa immigration. Tapos, i-fill upan mo yan, papirmahan mo sa amo mo. Tapos, may form na white doon. Dalawa yon, isa sa helper, isa sa employer. So, yun, i-fill upan nyo, ibigay mo yung nasa para sa employer, bibigay mo yun sa amo mo. Tapos, pipilapan niya, pirmahan niya. And then, ganun din sa'yo. Pipilapan mo, pipirmahan mo. And then, after that, ito, guys, is for drop-in only. This is for the for drop-in only. So, because I'm doing every renew my visa, I'm doing drop-in. So, I'm gonna share, guys, kung paano mag-drop-in. So, ang requirements for drop-in is 1 photocopy of your passport, yung may mukha natin na passport, and then 1 photocopy of your working visa, and then yung form na pinilapan mo at saka yung form na pinilapan ng amo mo at saka yung kontrata. So yan yung i-drop in mo. So, ngayon, because of social distancing, inuna na ang immigration, and then after ng immigration is yung consulate. So, pag na-release na yung ang visa mo, yan ang pag-process mo ng kontrata for the contract. So, dati kasi, pag pumunta ako doon, nagda-drop-in sa immigration, wala nang cheche-boreche, wala na ano, ilagay mo lang yun sa sobre yung mga documents mo. Tapos, i-drop in mo. At doon ka rin kukuha mismo ng sobre sa immigration. May nagbibigay doon ng sobre. And then, after that, i-drop in mo. Pero ngayon, iba na. Pag mag-drop in ka, may nag-a-assist na. Nire-review nila yung mga documents mo or tama o hindi. And then, after that, sasabihin sa'yo na babalik, hihintayin mo yung letter within 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks. Yan ang ano nila, ang sabi nila. So now, pagkatapos nun, hintayin mo yan, yung letter na yan ay hindi sa pangalan mo. Yung letter na yan is nasa pangalan ng amo mo. So, hintayin mo yan ng 2 weeks or 4 weeks. Kasi dati sa akin guys, nag-drop in ako yung hihintayin mo na working days is only 2 weeks. Ngayon, almost 1 month na. Magwa 1 month yung hihintayin mo ngayon. Kasi, dahil dyan sa sinasabi nilang sa COVID na yan. So, kailangan sila. Tapos, pag naka-receive ka na ng letter, yan ang pagpunta mo doon sa pagpunta mo sa immigration, tatatak ng visa. After that, na-release na yung visa mo, punta ka na sa consulate. Pagpunta mo sa consulate, doon ka na magpa-process ng for recontract mo na, pag-renewal recontract ka na. So, ngayon, yan ang nila. Pero dati, guys, yung payment pala for visa is 208. Basta more than 200 na ngayon ang payment ng visa. Dati is 190 lang, ngayon nagmahal na. So, tapos after that, mag-renew ka ng kontrata, yung working days din is almost 2 weeks din ata or 3 weeks. So, ako guys, natatakot ako sa kasi I'm worried kasi yung kontrata ko will be end on July 29. Yung visa ko is visa ko is October 15 pa. So, nagtanong ako if okay lang na mauna yung visa ko or
kasi yung kontrata ko is 29. So ang sabi nila daw, wala naman daw yung problema, basta on process, na pina-process mo na yung mga papers mo, wala naman daw yung problema. So kailangan pag nag-expired, kailangan nagpa-process ka. Nawala pa na expired, going on expired pa lang, kailangan nagpa-process ka na ng iyong visa. Ng apply ng documents mo. Para pag kahit na at least kung mag-expired na, at least nagpa-process ka. Pina-process na. So ang daming ano kanina, tapos kanina pagpunta ko doon sa immigration, may naka-detect na yung for COVID detector, yung pag ano mo, pag akyat mo doon sa third floor, may naka ano na agad na ano na parang camera lang siya na ma-detect doon yung ginagawa sa mga airport, katulad sa mga airport na yung mga camera lang parang camera lang siya na nag-detect kung meron kang COVID o wala. So, kaya nga nagtaka nga ako kanina, sabi ko bakit walang temperature testing. So, nakita ko pala, nung umakyat ako doon, meron na palang nakadetect na parang yung COVID detector. So, ayan na ngayon, higpit na ngayon ang immigration, sobrang higpit. So, kailangan, hindi ka tulad ng dati guys na pupunta ka doon sa taas, pwede ka doon mag-stay, pwede ka doon makapaghintay. Ngayon hindi na, bababa ka, tapos doon ka maglagay ng mga documents mo, tapos ipasa mo doon ka documents maglagay sa sobre, tapos babalik ka naman sa taas para mag-drop in. Pila-pila pa yan ha. Pila-pila. Dati hindi na. Punta ka lang doon, drop. Ngayon, pila na. Pila na talaga. So, hanggang dito na lang guys yung video ko. So, sana nakapagbigay ito ng info sa mga magre-renew ng kontrata na kasi last few days may nabasa ako sa Facebook na nag-arguing sila about sa pagre-renew ng kontrata. Kasi na-experience namin si sister ko last month ng May, last week of May siya nag-renew ng kontrata. So ang sabi niya sa akin is kailangan mauna yung immigration and then after that consulate. Kasi ako nag-worried ako dati noon sinasabi ko sa sarili ko na baka pwede mauna yung consulate kasi yung visa ko is hindi pa naman ma-expired, yung kontrata ko naman yung maunang ma-expired is July 29. So ang sabi ng kapatid ko, kahit na mauna yung kontrata mo, kailangan mauna yung immigration, yung magpa-process ng immigration and then kontrata. Kaya yan, na-frog ko talaga na totoo na as in. So, ito guys ang masasabi ko, una yung immigration ngayon, magre-renew ng kontrata, sa pre-renewal kontrata for drop-in or renew contract na hindi mag-walk-in is the same. Pero yung nakinaiba lang sa drop-in is yung magda-drop ka ng documents mo, maghihintay ka ng ilang weeks. Yung mag-walk-in, yung kailangan maaga ka pumunta doon kasi para makakuha ka ng number, maaga para makaabot ka sa kota kasi may mga kota yun doon may mga kota ang ng immigration. Dito sa Wan Chai is about 20 person ata. Pag Saturday, yung yung naka-appointment lang na may appointment sa ngayong araw, sa Saturday na araw. Tapos yung sa drop-in, yun, drop-in ka lang, tapos maghihintay ka lang, no? Kaya, yung requirements is the same pa rin. Employment contract, form na pinulapan nyo for employer and the helper, and then, photocopy of passport with your details, and then, yung
o yung visa mo. So i-drop in mo yan at hintay ka ng 2 weeks. So hanggang dito na lang guys yung video ko. Sana nakapagbigay ito ng ano sa ating magre-renew ng contract for drop-in. This is only for drop-in guys ah. Ang ginawa kong video, this is for drop-in. So sana makapagbigay ito ng magandang impormasyon sa magda-drop-in ng kontrata natin. So ayan guys, nandito na lang yung video ko. I hope nag-enjoy kayo sa pagpapanood ng video ko. And sana don't forget to like and subscribe my channel guys. So bye-bye.